Daragdag sa ganang inyo ng buong sikap. Mayroong paliwanag si Apostol Pedro tungkol sa kaligtasan. Ang kasakdalan, ang pagiging perpekto, kailangan unti-unti natin itong idagdag ng ating buhay. Ang pagiging perpekto, hindi ito mangyayari by overnight. No? Sa isang taon ng ating paglilingkod, sa 10 taon, sa 30 years, it is through the relationship of God. At ito may turo si Apostol Pedro paano mangyayari ang proseso sa pagiging perpekto. Una sa lahat, dahil din dito sa pagdaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, idadagdag ninyo ito unti-unti. No? At idagdag ninyo ng inyong pananampalataya ang kagalingan. Ang unang hakbang sa kaligtasan ay ang pananampalataya. Mayroon na tayong pananampalataya, yun yung unang hakbang sa kaligtasan. Pagkatapos natin magkakaroon ng pananampalataya, anong kasunod? Kasunod sa pananampalataya, idagdag natin ang kagalingan. Yung ating pananampalataya na magaling. Paano yung magiging magaling? Mayroong alam. Nag-aaral ng mabuti, nagsisikap ng mabuti, namumuhay ng mabuti. No? Pagkatsunod sa pananampalataya, idaragdag ang kagalingan. At kung mayroon na tayong kagalingan, anong kasunod? At sa kagagalingan ay ang kaalaman. Ito yung sunod, sabi ni Apostol Pedro. Pagkatapos, madaragdag mo ang kagalingan, idaragdag mo ang kaalaman. No? Sa verse 6, at sa kaalaman ay ang pagpipigil. No? Pagkatapos naman sa kaalaman, mayroon ka ng alam na mananampalataya, kasunod, anong isunod mong idadagdag sa iyong paglilingkod? Idadagdag mo na ang pagpipigil. Baka sa iyong mayroon ka ngang pananampalataya, mayroon ka ngang kagalingan, mayroon ka ngang kaalaman, pero wala kang pagpipigil, bagsak ka rin. No? Kaya nga, idadagdag mo rin, kung gusto mong magiging sakdal, kung gusto mong magiging perpekto, idadagdag mo ang pagpipigil. At pagkatapos sa pagpipigil, ano ang kasunod? Sa sulat ni Apostol Pedro, no? Idadagdag mo ang pagtitiis. At pagkatapos sa pagtitiis ay ang kabanalan. Sa versikulo 7, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa mga kapatid. Mayroon kang ang alam, pero hindi ka naman magaling makikitungo sa mga kapatid. Bagsak din, ha? At sa kabanalan ang mabuting kalooban sa mga kapatid. At sa mabuting kalooban sa mga kapatid, ano yung panghuli? Ay ang pag-ibig. No, ito yung pinakamahalaga. Ha? Sa versikulo 8, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito, sumasagana, yung isa-isang dinadagdag ni Apostol Pedro, kung nasa sa inyo ang mga bagay na ito na sumasagana, kayo'y, ano, pabayaang mag, ay hindi kayo pababayaang maging tamad o mga walang bunga na sa pagkakilala ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, maraming naglilingkod sa Panginoon, mga tamad. At hindi lang mga tamad, walang bunga. Pero kung gagawin, sabi ni Apostol Pedro, kung gagawin ninyo yun lahat, idadagdag, dagdag, dagdag. Kung mayroon nagawa, perpekto ka na sa buhay na ganyan, dagdagan mo na naman. Hanggang maabot mo ang kumpletong kasakdalan. Sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag. Mga nakakita lamang sa mga nasa malapit at sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. At sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating kasalanan. Kaya nga mga kapatid, ito yung advice ni Pablo, ni Pedro. Lalong pagsikapan ninyo ang pagkatawag, ang mga panatag kayo sa pagkatawag, sa pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Anong magiging resulta? Positibo ang inyong kaligtasan pagdarating ang Panginoon, ligtas kayo. Nung ating pag-aralan ngayon, sa malapit na tayo matatapos, paano si Job, sapagkat si Job naabot niya lahat yan, ang kanyang pananampalataya na susubukan, na matinding paghihirap ang naranasan niya, nagbubunga ito ng pasinsya sa kanyang buhay, yung mahabang pagtitiis niya sa kanyang paghihirap. Pagkatapos niyan, nalampasan niya lahat yun. Atin namang pag-aralan ang positibong buhay sa pagiging perpekto, sapagkat naabot niya itong estado sa pagiging perpekto. Ating pag-aralan, paano ba namumuhay ang isang taong perpekto?
Paano siya nakikitungo sa mga mahirap sa lupain? Katulad ng mga balo, ulila, kanyang mga katulong at manlalakbay. Ating titingnan sa Job 29:12. Sapagkat aking iniligtas ang mga dukha na dumadaing, ang mga ulila rin naman na walang tumutulong sa kanya. So ano ang pagiging pakikitungo niya sa mga mahirap sa lupain, sa mga dukha? Napapansin ninyo ang pagiging perpekto pala ay nagiging maawain sa mga ulila at sa mga balo. No? Aking iniligtas ang mga dukha na dumadaing. Bagamat siya ay mayaman, hindi niya tinitingnan, hindi siya nagpaparami ng kanyang kayamanan. Kung di mayroon siyang kayamanan, tinutulong niya ito sa mga dukha na dumadaing. Mga ulila na walang tumutulong sa kanya, yung mga street children, ano yun? Kinakanlong yun ni Job. No? Anong sa 15? Ako'y nagiging mga mata ng mga bulag. Kung mayroong bulag sa lansangan, si Job ang nagiging mata. Lahat ng mga bulag, sabi niya, ako ang magpapakain sa inyo. Yun yung buhay niyang magiging mayaman, dadakila. No? At kung titingnan ninyo ang buhay ni Job, katulad siya sa buhay ni Jesus Christ. Pinapagaling niya ang mga bulag, no? Mga mapapansin ninyo, ito yung kanyang ano, ako'y nagiging mga mata sa mga bulag, nagiging mga paa ako sa pilay. Kasi lahat ng mga may kapansanan sa lupain, mayroong home for the aged, home for the orphanage na ginagawa si Job, lahat ng mga naghihirap sa lupain, kinakanlong niya. At dahil ginagamit niya sa tama ang kanyang kayamanan, lalong pinayaman siya ng Diyos. At alam niyo ang kayamanan ni Job hindi nanggagaling sa kanyang kasipagan, kundi ang Diyos ang nagbibigay sa kanya. Na? Sabi niya dito, ako'y nagiging ama sa mapagkailangan. Diba, mapapansin ninyo kung mayroon kang kailangan, saan ka lalapit? Sa iyong ama. Kung mayroon nangangailangan sa lupain ng os, doon sila lalapit kay Job. Ako'y nagiging ama sa mapagkailangan. At ang usap niya, ang hindi ko nakikilala, aking sinisiyasat. Kung mayroon siyang hindi kilala ng tao, sinisiyasat niya yan. Hindi siya basta-basta nagtitiwala. Mayroon din siyang prinsipyo sa pagiging sakdal. Ang basbas ng malapit ng mamatay suma sa akin. At aking pinaawit ng kagalakan ang puso ng mga babaeng balo. Sabi niya, kung mayroong mamamatay, malapit ng mamatay, tinatawagan si Job. Kasi binabasbasan niya yung mga malapit ng mamamatay. Siya nagbibigay ng mga payo. At yung mga babaeng balo, siya ang nagbibigay ng kagalakan sapagkat tinutulungan yan. Yan sa kanyang ano, lupain. Bakit tinutulungan ni Job ang mga balo at ulila? At may mga kapansanang mahirap. Ito yung sabi ni Job. Hindi ba siyang lumalang sa akin sa bahay bata ay lumalang sa kanya? At hindi ba iisa ang humuhugis sa atin sa bahay bata? No, napapansin ninyo, tinitingnan niya palagi ang Diyos na nagbigay sa kanya ng kayamanan. Itong mga taong mga walang malalapitan, itong mga taong mga mahihirap, saan sila humingi ng tulong? At nang tinitingnan ni Job na mayroon siyang kakayanang tumutulong sa kanilang pangangailangan, ito bakit tinutulungan niya? Hindi ba ang naggumagawa sa kanila sa bahay bata, gumagawa din sa akin? Walang pagkakaiba, isa ang aming pinanggalingan. Sa 16, kung pinagkaitan ko ang dukha ng kanilang mga nasa, pinanglumata ko ang mga mata ng babaeng bao, kung pinagkaitan ko ang dukha ng kanilang nasa o pinaglumata ko ang mga mata ng babaeng bao. Sabi niya, kumain akong mag-isa sa aking subo at ulila at ang ulila ay hindi kumakain yaon. Hindi mula sa aking kabataan lumalaki siyang kasama ko na gaya ng isang ama at pinapatnubayan siya mula ng bahay bata ng aking ina. Napapansin ninyo, kasi sa buong buhay ni Job, lahat ng nakihirap sa lupain, siyang gumagawa ng paraan. No? Kinakanlong niya rin lahat, kaya lalong nagiging dakila si Job kasi lahat ng mahirap sa lupain, kinakanlong niya at pinapakain niya, sinasamahan niya ang mga, ano, kung kakain siya, kasalo niya. No, minsan sa atin, alam niyo, maraming mga mayayaman, maring nanonood yung mga mayaman ngayon sa YouTube, ay maring mayroon kayong mga katulong. Napapansin niyo kayong mga mayayaman, minsan ang mga katulong habang kumakain kayo,
pinapaypayan. O ngayon, hindi na pinapaypayan kasi may electric pan na ngayon. Pero mapapansin ninyo, karamihan sa mga taong mayaman, pag kumakain sila, ang mga katulong nakatingin. Pero napapansin ninyo, si Job, pag kumakain si Job, kasalo nila ang mga mahihirap. Kasalo niya sa kanyang subo ang mga bata na walang ama. Kasi ganun ang pagtingin niya sa buhay. Kasi natatakot siya sa Panginoon. Kasi isa lang ang gumawa sa kanila sa bahay bata. Kung ako'y nakakita ng sino mang nangangailangan ng kasuutan o mapagkailangan na walang kumot, kung hindi ako pinagpala ng kanyang mga balakang o kung siya hindi sinusuutan, naiinitan ng balahibo ng aking tupa. No? Yung mapapansin ninyo, lahat ng mga taong, mga kabataan na mga street children, siya ang nagbigay ng kumot. No? Kung magkagayoy, malaglag ang aking balikat sa abot awa agawin at ang aking kamay ay mabali sa buto. Kung hindi ko tutulungan itong mahihirap, ito sabi ni Job, mapuputol na itong aking kamay. Walang silbi ito. No? At hayaang malaglag ito sa aking balikat ang aking kamay. No? Kasi anong silbi ng aking kamay kung hindi ako tumutulong sa mga mahirap? Ganitong buhay ang pagiging perpekto. Sapagkat ang kasakunaan mula sa Diyos ay kakilabutan sa akin at dahil sa kanyang karilagan, wala akong magagawa. Tinitingnan niya ang kanyang paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa kanyang kapwa. Napapansin ba ninyo yung the greatest commandments of all commandments of God? Love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind, no? Ito yung pinakadakila utos sa kautusan. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. At ang pangalawa, iibigin natin ang kapwa na gaya ng ating sarili. At alam, hindi ba ninyo alam na nang pinag-aralan ko ang aklat ni Job, si Job lang pala ang nakatupad nito. Mahal niya ang Diyos at mahal niya ang kanyang kapwa. At ito yung nagiging buhay ni Job na siya po'y nagiging perpekto. Paano siya nakikitungo sa mga manlalakbay? Hindi ba ninyo alam na ang pinakamagandang negosyo ngayon ay mga bahay paupahan, bahay panuluyan, mga hotel, mga apartment? Ito yung magandang hanap buhay ngayon sapagkat ang taga-probinsya na magtatrabaho sa cities, wala silang matitirahan at itong magandang hanap buhay. Pero napapansin ko nang pinag-aralan ko ang paano si Job nakikitungo sa mga manlalakbay, mayroon siyang mga guest house. At itong guest house ni Job ay walang bayad sa lugar nila. No? Mapapansin ninyo, pero magandang hanap buhay ito sa panahon natin ngayon. Pero si Job, mayroon siyang guest house. Sabi niya dito, if the men in my tabernacle said not, what we had of his flesh, we cannot be satisfied. Kasi sa tabernakulo ni Job, walang nagugutuman. Pinapakain niya diyan. Sa kasunod, sa 32, the stranger did not lodge in the street, but I open my doors to the travelers. If I have eaten the fruit thereof without money, or have caused the owner thereof to lose their life, let thistle grow instead of wheat, and cackled instead of barley. The words of Job was ended. Natatapos dito ang kanyang pananalita. Sa akin bang tabernakulo, sa akin bang tahanan, mayroon bang nagugutuman na hindi nabubusog? Ang mga stranger, hindi ba sila, ang mga manlalakbay, hindi natutulog sa lansangan. Kung di, binubuksan ko ang aking pintuan sa mga manlalakbay. Lahat ng mga manlalakbay, pinatuloy ni Job. Saan kayo papunta? O dito kayo matutulog. Bukas, patuloy ang inyong paglalakbay. Walang bayad yan. Sapagkat mayroon siyang, guest house. No? Pero hindi niya pinabayaran. Pero ang ating guest house ngayon, mahalang bayad. No? So mapapansin ninyo, ganun ang buhay niya. So mapapansin, if I have eaten the fruit thereof without money, maraming mga mahihirap na nagbibinta ng pagkain. Pero kung minsan mayroong nagbibigay kay Job ng pagkain kasi tinutulungan sila ni Job. Pero pag mayroong nagbibigay ng pagkain, anong gagawin ni Job? Huwag ninyong ibibigay ito sa akin. Ito ang kapalit. Pangangailangan ninyo yan. No? Kung mayroong nagbibigay sa kanya ng pagkain,
Di ba? Minsan tinatanggap natin, salamat. Pero si Job, hindi niya yan tatanggapin. No? Lahat ng ibibigay sa kanya ng pagkain, alam niya na galing yan sa kamay ng mga mahihirap, babayaran niya yan kasi marami siyang pera. Nama, ganun ang buhay ng isang perpekto. Kung sabi niya dito, kung hindi ko babayaran ang kanilang mga ay pahintulutan na yung mga aking bukirin, matutubuan ng maraming mga damo sa halip na wheat. No? Kikil instead of barley. The word of Job was, "Waar indeed." Natatapos ang kanyang pananalita. Daming mga natutunan tayo sa aklat ng Job. Alam niyo, maraming nag-aaral sa aklat ng Job, walang natutunan. No? Nang pinag-aralan ko, dami pala tayo dapat na matutunan sa buhay sa aklat ng Job. Sabi niya, "If I have walked with vanity, or if my foot had his to deceit." No? Kung ako'y lumalakad sa walang kabuluhan, kung ang aking mga paa nagmamadali sa pandaraya, sabi niya dito, "Let me wait in a in an even balance that God may know my integrity." No? Sabi niya, at tina-challenge niya ang Panginoon, "Timbangin ako sa matuwid na timbangan at mababatid ng Diyos ang aking pagtatapad." Sa ating buhay ngayon, ma-challenge kaya natin ang Diyos na ipatimbang tayo sa timbangan? No? Sabi niya, "Wag mo na, Lord." No? "Wag mo akong ilagay sa timbangan." Bakit? Alam natin, hindi tayo karapat-dapat. Pero sa verse 6, sa 31 ng Job, "Let me be weighed in an even balance that God may know my integrity." Para malaman ng Diyos ang aking pagtatapat. No? Pwede pala natin gagawin at ginawa ni Job dyan. No? Patimbang siya sa matuwid na timbangan ng Panginoon. Pero hindi natatakot ba si Job? Hindi. Bakit siya hindi natatakot? Kasi alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niyo, alam natin kung anong ginagawa nating mabuti. Anong ginagawa nating masama. Kaya nga, minsan tayo natatakot. Ngayon dito sa Job 31 verse 5. Sa 37, "If my step had turned out of the way, and mine heart walk after mine eyes, and if any blood had cleaved to mine hand." So, hindi lang siya magpatimbang sa timbangan. Sabi niya, "If my step had turned out of my way." Kasi lumalakad na siya sa daan ng Panginoon. Gusto niya titingnan kung napalihis siya sa daan ng kanyang nilalakaran. O kung ang aking puso ay nadadaya ng aking mata. Kasi may kinalaman pala yung ang ating puso sa pamamagitan ng ating mata. Nadadaya pala yung ating puso sa pamamagitan ng ating mata. "And if any blood had cleaved to mine hand," kasi yung tinatalaga niya itong kamay niya, gagawa siya ng mabuti. "Mayroon kayang rumin na dumidikit sa aking kamay." No? Sabi niya, "Then let me sow and let another eat. Yeah, let my offspring be rotted out." No? Kung ako'y magtatanim, ay iba ang kakain. At ang aking mga anak ay mabubunot, sabi ni Job. Si Job ang pinakamatalinong tao higit sa katalinuhan ni Solomon. Si Solomon, nang magbinigyan siya ng katalinuhan, mayroon mga Bible quizzes na ginagawa sa church. At ito yung tanong, sino ang the wisest man in the Bible? Sino ang pinakamatalinong tao sa Biblia? At ang mga tao nagtaas kaagad sa kanilang kamay. Agad ang kanilang sinasabi na pinakamatalinong tao daw si Job. Si Solomon. No, nang pinag-aralan ko ang Biblia, hindi pala si Solomon. Kasi si Solomon, hindi niya natatapos ang kanyang buhay na mayroong karunungan. Tinakwil niya ang karunungan nang siya po'y nag-asawa ng marami. Naglilingkod siya sa ibang Diyos. Kung gusto ninyong mababasa na hindi matalino si Solomon, babasahin ninyo yung 1 Kings chapter 11. Kung hindi sa 1 Kings, sa 2 Kings chapter 11, babasahin ninyo yung buong kapitulo. Malapit na hindi maligtas si Solomon, buti na lang nagsisi na ligtas. Na mapapansin ninyo, hindi si Solomon ang pinakamatalino. Nang pinag-aralan ko ang Biblia, si Job ang pinakamatalinong tao sa Biblia. No? Si Job ang pinakamatalinong tao. Titingnan natin ang tala sa Job 29. Kung ating titingnan, ito yung paghihirap ni Job, pero sinulat niya, ito yung sinulat ni Moses, ang chapter 29. "O ako naway na pasabuan noong dakong una, gaya noong kaarawan ng kabinataan." No? Ulitin ko. "O ako naway na pasabuan
noong dakong una gaya noong kaarawan ng kabinataan, no? Binabantayan ako ng Diyos. Nang ang aking ilawan sumisilang sa aking ulo ng kanyang kadakilaan pa. At sa pamamagitan ng kanyang liwanag, lumalakad ako sa kadiliman. Ito yung sabi ni Job. No? Nang inaalala niya ang kanyang nakaraan, no, gaya noong kaarawan ng binabantayan ako ng Diyos. Nang kanyang ilawan sumisilang sa aking ulo sa pamamagitan ng kanyang liwanag, lumalakad ako sa kadiliman. Sa 4, gaya noong ako'y nasa kabutihan ng aking mga kaarawan, noong pagkasi ng Diyos ay nasa tulda, noong kapangyarihan sa lahat ay suma sa akin pa, at ang aking mga anak ay nasa palibot ko, noong ang aking mga hakbang ay napaligo ng gatas at ng mga bato nagbubuhos para sa akin ng mga ilog ng langis, noong ako'y lumalabas sa pintuang bayan sa bayan, noong aking inihanda ang aking upuan sa lansangan. Ito yung sabi niya. Noong lumabas daw si Job, na naalala niya nung siya ay dating hindi pa nakaranas ng pagsubok, nang nakalala niya ng pagkasi ng Panginoon, naranasan niya. At sabi niya, ako'y lumabas sa pintuang bayan at noong aking inihanda ang aking upuan sa lansangan at nakakita ako ng mga binata nagsipagkubli at ang mga matanda nagsisitindig at nagsipagtayo. Na pag maglalakad si Job sa lansangan, at alam ninyo kapag maglalakad si Job doon sa street, pag makikita siya ng mga binata, ang mga, anong sabi? Ang binata nagsikubli. Tatago sila. Kung mayroong mga matataguan, tatago yung mga binata. At kung makakita si Job, kapag si Job maglalakad sa lansangan, pag mayroon siyang makikita ang mga matatanda, kung mayroon yung mga matatanda nakaupo, tatayo sila. Nagsisitayo. Nagsisitindig at nagsisitayo. Bakit ito ginawa ng mga tao kapag makita nila si Job? Ang tinig ng mga mahal na tao, tumatahimik. Kung mayroong mga judge, mga mambabatas, lahat ng mga mahal na tao, mga senador, mga presidente, no? Ang tinig ng mga mahal na tao at ang kanilang dila dumidikit sa ngala-ngala ng kanilang bibig, no? Bakit? Sapagkat pagka narinig ako ng pakinig, pinagpala nga ako. At pagka nakikita ako ng mata, na sumasaksi sa akin. Now, ito sa 21. At sa akin ay nakikinig ang mga tao. At naghihintay, nagsisitahimik ng aking payo. No, mapapansin ninyo yung karunungan ni Job. No? Sa akin nakikinig ang mga tao. So, ano din siya, pag nagtuturo si Job, ito pala yung mga perfecto. Pag nagtuturo ang mga taong perfecto, sila po'y nakikinig. At nagsisitahimik sila sa mga payo ng mga taong perpekto. Sa 22, pagkatapos ng aking pananalita, ay hindi na sila magsasalita pa uli. At ang aking pananalita ay tutulo sa kanila. Parang tubig na tutulo. Pag mag-advise si Job, pag ang advice niya ay aalis ng mga tao, masatisfy sa advice, gagawin nila. Ano, kasi yan ang advice ng wise man. No? At ang kanilang hinihintay ako. At anong ginagawa ng mga tao sa kanilang kapanahonan, sa panahon ni Job? At kanilang hinihintay ako na gaya ng paghihintay sa ulan. Na kanilang binubuka ang kanilang bibig na maluwang gaya ng huling ulan. O, naalala ko ang pagmagbabanggit ang Biblia ng ulan, early rain at saka latter rain, symbol ng Holy Spirit yon. Pero bakit binabanggit ni Job na kanilang hinihintay ako gaya ng paghihintay sa ulan, pagbubuka ng kanilang bibig gaya ng bibig na maluwang gaya ng huling ulan? Kasi ang pananalita ni Job, mayroong spirito. Mayroong Holy Spirit na pag magsasalita siya, ay mayroong espiritu ng Diyos mula sa kanya. Kasi ang ulan, symbol of the Holy Spirit. Now, ngayon natin titingnan ang kasunod. No? At ang aking ugat nangangalat. Ay, nawawala. At ang aking ugat nangangalat sa tubig. Ang aking ugat nangangalat sa tubig. At ang hamog lumalapag sa ano?
Nang magkagayon, sinabi ko, ito yung sabi ni Job, mamamatay ako ng aking pugad at aking pararamihin ang aking mga kaarawan na gaya ng buhangin. No, napapansin ninyo, tinatapos ni Job ang kanyang pananalita. At ito, sa lahat ng mga talata sa aklat ng Job, isa ito sa paborito ko na nagugustuhan. Na bilang tao, siya ay namumuhay. Pero ito yung sinasabi niya. Pinagsikapan niya na magiging tapat sa Diyos. Magiging perpekto sa harapan ng Diyos. Pero ano ang kanyang layunin sa kanyang pagtatapat? Ito ang pangarap niya sa kanyang buhay. Ang pangarap ng mga tao dito sa lupa, maging mayaman. Ang pangarap ng mga tao, ma-acquire ang lahat ng ari-arian sa sanlibutan para maipagmalaki. Pero alam ninyo, si Job, dalawa lang ang kanyang hinahanap. Karunungan lang at unawa. Pero anong layunin, bakit niya ito hinahanap? Higit ito sa pera at ginto. Lahat ng mga kayamanan sa mundo. Ano pa ang layunin ni Job? Bakit niya ito hinahanap ang karunungan at unawa? Sabi ni Job, nang magkagayoy, sinasabi ko, mamamatay ako sa aking pugad at aking pararamihin ang aking mga kaarawan na gaya ng buhangin. Gusto niyang maranasan ang eternal life sapagkat gusto niyang pararamihin ang kanyang buhay katulad ng buhangin. Si Job ay 100 ilang taon lang si Job na mamatay. No? Malapit lang kanyang pamumuhay, malapit lang siya sa ano ni Abraham. No? Ang kanyang edad halos katulad lang sa edad ni Abraham. Pero mapapansin ninyo si Job, ano ang pangarap niya? Gusto niya na ang aking kaarawan, no? Pararamihin ko ang aking kaarawan gaya ng buhangin. Ano ang kanyang minimiti? Gusto niyang maranasan ang buhay na walang hanggan na inaalok ng Diyos. At ito yung dahilan kung bakit niya inaasam-asam. Gusto niyang maranasan ang buhay pagiging perpekto. No? Kapag ang tao ay magiging perpekto, ito yung sunod na tanong na ating pag-aralan. Kapag ang tao ay naging perpekto katulad ni Job, ito kaya'y alam niya? No? Kasi ito yung minsan, ito'y mahalaga din ito na tanong. Kung kapag ikaw, kung ako Brother John, kapag ikaw Brother John ay magiging perpekto, ito yung sunod nating tanong. Alam mo kaya, alam ko kaya, o alam kaya ni Job na siya ay perpekto na? So, ito yung sagot ni Job. No, pagtitingnan natin ang sagot ni Job, nang pinagsikapan ni Job na magiging perpekto, alam kaya ni Job na siya ay perpekto na? Ito yung sagot niya. Job 9 verse 20 hanggang 22. If I justify myself, mine own mouth shall condemn me. If I see I am perfect, it shall also prove me perverse. Though I were perfect, yet would I know my soul? I would despise my life. This is one thing therefore I said. He destroyeth the perfect and the wicked. No, papaliwanag ko ito ng malinaw sa inyo. No? Maliban, kasi pag may mga tao na nagsisikap magiging perpekto, pag maabot na nila ang estado sa pagiging perpekto, minsan nagiging judgmental. Ginagamit nila ang kanilang estado na nagiging tagahusga sa iba. Pero si Job, hindi mo yun makikita sa buhay niya. Na ginagamit niya ang bibig niya na tagahusga sa iba. No? At sabi ni Job, kung aking i-justify ang aking sarili at sasabihin ko sa aking bibig na ako'y perpekto, ito yung ang aking bibig ang mag-condemn laban sa akin. No? At kung sasabihin ko na ako'y perpekto, it shall prove me perverse. Kung sasabihin ko na perpekto ako, ay kabaliktaran ang katunayan. Bakit? Ang tao pala na nagiging perpekto, hindi yan mayabang. Nang pinag-aralan ko ang aklat ng Daniel, si Daniel ay taong kinalulugdan ng Diyos. Pero pagbabasahin ninyo yung chapter 9, si Job, nang habang ini-intercede niya ang bansang Israel, nilalapit niya ang kanyang sarili bilang makasalanan. Bakit? Habang ang tao nagiging perpekto na nagiging malapit sa Diyos, lalo nating nakikita ang ating kasamaan. Na sa ating buhay, wala tayong kabutihan.
At alam ninyo, ang mga taong perpekto na aking pinag-aralan sa Biblia, isa lang ang kanilang tinataas. Hindi ang kanilang sarili, kundi ang Diyos. Kasi kung itaas natin ang ating sarili, at alam ninyo kung sinong katulad ninyo, si Satanas, si Lucifer. Ano bang dahilan kung bakit si Lucifer bumagsak nang tinaas niya ang kanyang sarili? No? Napapansin din niyo si Job, isang perpekto na tao. Tinaas ba ni Job ang kanyang sarili? Natatakot siyang itaas ang kanyang sarili. Sapagkat ang isang taong perpekto, hindi pala sarili ang tinataas, kundi ang Diyos. Nakikita ninyo yung palay. No? Ako yung isang magsasaka nung ako'y bata pa. Pero napapansin ko, ang isang palay kapag hindi pa siya hinog, nakatayo yan, ang palay. Pero anong mapapansin ninyo pag ang palay ay malapit ng maha-harvest? Nakaganoon na siya. No? Anong ibig sabihin? Down to earth na. Pwede na siyang harbisin. Kasi ganun din ang buhay natin na pagiging Kristiyano sa harapan ng Panginoon. Kung ikaw ay nagiging perpekto na sa iyong paglilingkod, handa ka ng harbisin, katulad ng palay na kaganyan na. Hindi na tinataas ang sarili. Karamihan sa mga tao na hindi pa perpekto, nagmamayabang sa kanilang sarili. Pero kapag tayo magiging perpekto na, ay hindi na itinaas natin ang ating sarili. Pinababa natin ang ating sarili. Isa lang ang ating tinataas. Sino? Ang Diyos. At ito yung ginagawa ng mga taong perpekto. Pero ang perpekto, kapag itaas ang sarili, bumagsak yan. Sino? Ang perpekto na bumagsak? Si Satanas. Dati perpekto ang kanyang kalagayan, nag-umpisa sa pagiging perpekto nang itinaas ang sarili, bumagsak. Ganon din ang pagiging perpekto natin dito sa lupa. Kapag tayo magiging perpekto na, boom, ibaba natin ang ating sarili. Kaya alam ba natin, pag tayo perpekto na, no? Alam natin ang ating ginagawa na matuwid sa harapan ng Panginoon. Pero hindi natin pwedeng ipagmamayabang. No? Kasi pagmamayabang, sabi ni Job, I am, no? If I justify myself, mine own mouth shall condemn me. If I say I am perfect, it shall also prove me perverse. Though I were perfect, yet I would not, ano, would I not know my soul? Tanong ni, ano, I would despise my life. Hindi despise niya. At ito yung ala, sa 22, gusto kong ipapaliwanag ito. This is one thing, therefore I said it. He destroy yet the perfect and the wicked. Bakit sinasabi niya na ang wicked at perfect he destroy? Sino ba itong perfect na dinidestroy yet niya? Si Satanas. Perfecto na, nagmamayabang, dinidestroy. No? Kaya nga, he both perfect and wicked, God will destroy. No? Sa Pilipos, ito, malapit na tayo. Malapit na talaga. Now as though, ito yung sulat ni Paul, dito na tayo sa aiwanan na natin yung kay Job, magtatapos na tayo at kukunin natin ang mga sulat ni Pablo, ni Pedro at ni Juan. At ito yung sulat nilang tatlo na mga alagad. Not as I do I had already attained. Either we're already perfect. But I follow after. If I may apprehended for which also I am apprehended of Christ Jesus. But this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. I press forward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore as many as be perfect, be thus minded. And if any things be ye be otherwise minded, God shall rebel even this unto you. No, ang aking dila, nahihirapan na. No, sabi ni Apostol Pablo, hindi ibig sabihin narating ko na. O ako'y perpekto na. Pero I follow after. No? Sabi niya, hindi ko pa narating. O ako'y perpekto na. Pero I follow after. One thing ang kanyang ginagawa. No? Sabi niya, kung ano ang ipapagawa ng Panginoon, sinusundan niya si Jesus Christ. Sabi niya, this is one thing I do. Ito lang ang bagay na aking ginagawa, sabi ni Paul. Kinalimutan ko ang aking nakaraan. At anong ginagawa niya? Reaching forth unto those things which are before. Aking inaabot ang mga bagay na nasa aking harapan. I press forward to the mark
of the price of a high calling of God in Christ Jesus. No, pinagsikapan niyang maabot ang marka sa pagiging perfecto. Sabi niya dito sa 15, perfection ang binabanggit dito ni Apostle Pablo. Sa 15, let us therefore as many as be perfect, be thus minded. Kung inyong nakikita ating napag-aralan na marami palang perfecto sa Biblia, sabi ni Paul, ganun ang inyong pag-iisip. And if anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Ngayon kasunod, sa sulat niya sa 2 Corinto 3:11, finally brethren, farewell, be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and God of love and peace shall be with you. Ito yung sulat niya sa kanyang sa Corinto. Sabi niya, sa katapus-tapusan mga kapatid, paalam, magpakasakdal kayo, no? Be of good comfort, no? Magiging perfecto kayo. Oh, be of one mind. Ito yung advice niya sa mga iglesia. Oh, live in peace, and the God of love and peace shall be with you. No, ito yung panawagan niya. Ang perfection, turo ito ng Biblia. No? Hindi aksidente ang pagiging perfecto, pinaplano ito. No? Sabi niya sa Colossians, ito yung sulat ni Apostol Pablo, daming sulat sa New Testament. Sabi ni Jesus Christ, be perfect as your Father in heaven is perfect. Ito din sulat ni Apostol Pablo. To whom God would make known, that is the riches of the glory of His mystery among the Gentiles, which is in Christ in you, the hope of glory, whom we preach, warning every man, the teaching and teaching every man in all wisdom, that ye may present every man perfect in Christ Jesus. Ganito na lang ang pagmalasakit ni Apostol Pablo sa kanyang pangangaral sa mga Gentiles. Yung mga misteryo binibigay niya sa mga Gentiles, no? Ang pag-asa sa pag-asa ng ating Panginoon, pinapangaral niya, no? Binigyan niya ng babala ang mga tao, nagtuturo siya na mayroong karunungan. Anong kadahilanan kung bakit ito ginagawa ni Apostol Pablo? That we may present every man perfect in Christ Jesus. Upang maipipresent namin ang mga taon magiging perpekto sa harapan ng Panginoon. Ako din ay nagiging mangangaral katulad ni Apostol Pablo. Bakit ako nagtsatsaga sa kalagitnaang gabi na sisigaw sa harapan ng kamera? Gusto ko nga kayo na maglilingkod sa Diyos, magiging perpekto din. Kung ano ang aral ni Apostol Pablo, aral ni Jesus Christ, ito din ang aral na ituturo ko sa inyo. Kayo dapat ay magiging perpekto. For we know in part, we prophesy in part, no? But when that which is perfect is come, when then that which is in part shall be done away. When I was a child, I speak as a child. I understood as a child. I taught as a child, but when I come, I become a man. I put away childish things. Sabi ni Apostol Pablo, no? We know in part. Sabi niya, mga kabahagi lang ang ating natutunan. Nangangaral ako sa kabahagi ng aking natutunan. But when that is perfect is come, kapag ang kasakdalan ay maabot, marating na natin, yung kabahagi ay aalisin na natin. No? Nung ako'y bata, nagsasalita ako ng kagaya ng bata. Nakakaunawa ako ng katulad ng bata. Nag-iisip ako ng katulad ng bata. Pero nung ako'y nagiging tao, ay kinalimutan ko na ang pagiging bata. No? Bakit? Pagiging perfect, it means complete. No? In stature of, sa pagiging lingkod sa Panginoon. No? Nagiging kompleto na, nagiging matured na sa paglilingkod. No? Ito yung sulat niya sa Colossians 4:12. Epaphras, ito yung kasama niya sa paglilingkod. Who is one of you, a servant of Christ, saluted you, always laboring fervently for you in prayer, that ye may stand perfect and complete in all the will of God. Ano yung pagiging perfect? Ito yung complete in all the will of God. No? Ang pagiging perfecto, ito pala yung pagiging kompleto sa lahat ng kalooban ng Diyos. No? Iilan kaya sa kalooban ng Diyos ang naabot pa natin?
Kung ano ang naabot natin sa kalooban ng Diyos, doon lang tayo nagiging perfecto. Pero gagawin natin lahat ang kalooban para magiging complete in all the will of God. Ito yung panghuli. Ito yung turo ng Panginoon sa pitong iglesia. At ito yung turo niya bago ang Philadelphia. No? Sabi ni Panginoon, be watchful and strengthen the things which remain that ready to die. For I have not found thy work perfect before me. No, ito yung nalimutan ko kung anong iglesia, pero malapit ito sa iglesia ng Philadelphia. At kasunod sa Philadelphia ang Laodicea. Pero sa sulat niya sa Revelation 2:3 chapter noon, sabi niya tinitingnan niya ang iglesia. Be watchful and strengthen the things which remain. Kasi ang iglesyang ito, lahat hindi niya ginagawa ang kalooban ng Panginoon, but ready to die. Malapit, maraming iglesia ngayon sa ating kapanahunan, patay na iglesia. Bakit hindi ginagawa ang kalooban ng Panginoon? But I have not found thy works perfect before me. No? Ang Panginoon tumitingin sa kanyang iglesia, tumitingin sa lahat na naglilingkod. Ikaw tinitingnan ng Diyos, ako tinitingnan ng Diyos. Pero ang nangumitiin ng Panginoon sa ating buhay, tayo po'y magiging perpekto. Sana ngayong gabi, ito po'y mahabang pag-aaral na at ginagawa kong mahabang pag-aaral sa buong aklat ng Job. Pero nang aking natutunan ang buhay ng pagiging perpekto, sabi ko ituturo ko ito sa YouTube. Kasi magiging, kung ito po'y nagiging inspirasyon ni Jesus Christ, ang Old Testament perfect person, no? Ay ganun din, inspirasyon din natin sila. Sabi ni Jesus Christ, ang guro ay hindi, ang alagad hindi higit sa kanyang guro. Pero kapag ang alagad, ang bawat isa na nagiging perpekto, magiging katulad na siya sa kanyang guro. Ang mithiin natin sa ating paglilingkod, magiging katulad ni Jesus Christ. Ang buong kakumplituhan ng pagkatao ni Jesus Christ, gagawin natin siyang ehemplo ng ating buhay. At magawa natin ito kung atin siyang titingnan, the author and the finisher of it. Ngayong gabi, bago tayo magtatapos, kung ito ang mithiin ng aking buhay, ngayong gabi atin ang napag-aralan, ito ba'y mithiin ng inyong buhay? At alam ninyo, hindi natin ito maaabot sa ating sarili. Pero maabot natin ito kung si Jesus Christ ay nasa ating buhay. Sa sulat ni Apostol Pablo, no? I can do all things through Jesus Christ which strengtheneth me. Magawa natin ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesus Christ na magiging kalakasan natin. At ipanalangin kita ngayong gabi. At nagnanais ako kapag marating natin ang perfeksyon, ay karapat-dapat na tayo sa buhay na walang hanggan. At magagamit ka ng Diyos sa kanyang gawain. Ang Diyos ay malapit nang darating, ihandaan mo ang iyong buhay. Manalangin po tayo ngayong gabi. Aming dakilang Diyos, ako po'y nagpapasalamat sa inyo, Ama. Sa lahat ko atang presentation na nilagay ko sa YouTube, ito ang pinakamahaba na presentasyon. Natatapos namin sa kalagitnaan ng gabi. Pero ako'y nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Piniloob mo na aking maunawaan, malalaman, ang aklat ng Hub, ang isang taong perpekto sa inyong harapan, na inyong pinagmalaki, ang taong inyong pinagmalaki kahit sa harapan ni Satanas. Pero bagamat naranasan ni Hub ang paghihirap, sabi ni Hub, kahit ako'y patayin niya, ako'y maglilingkod sa Diyos. No? Ito po'y mahirap na pananalita. Ito po'y mahirap na ugnayan. Ito po'y malalim na ugnayan sa inyong kalagitnaan. Pero mula sa bibig ni Hob, kahit ako'y patayin niya, 15:13 ng Hob, o 13:15, kung hindi ako nagkakamali, kahit ako'y patayin ng Diyos, maglilingkod pa rin ako sa Kanya. Sapagkat nakikilala niya ang Diyos na Kanyang pinaglingkuran. Na sa inyo ang karunungan, sa inyo ang unawa, sa inyo ang buhay na walang hanggan, lahat ng hahanapin namin na hawak ninyo. At sabi ni Hob, hindi ako aalis sa integridad na hawak ko ngayon. Pararamihin ko ang aking buhay katulad ng buhangin. Nagnanais si Hob na mananahan na kapiling ninyo. Siya po'y isang matatalinong tao na hindi sinasayang ang kanyang buhay
sa mga bagay sa lupaing ito na walang kabuluhan. Sapagkat ang lahat ng mga bagay sa mundong ito lilipas. Pero ang maglilingkod sa inyo, ang taong yun hindi malilipas. Mananatili siya sa lupain. Ang mga taong perpekto ang ilalagay ninyo. Sapagkat lilinisin ninyo ang planetang ito, lahat ng mga masama, aalisin ninyo. At nagpapasalamat kami ngayong gabi, Ama, na inyong tinuturo ito sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu na nagtuturo sa amin. Umaasahan ko nga lahat ng tinuturo ko, pangangaral ko sa YouTube, maraming inyong pagpapalain. At mula ngayon magsisikap. Sila po'y maraming mga taong nangangaral at ang sigaw nila, wala pong taong perpekto. Lahat makasalanan, hindi po yun totoo. Kasi maraming mga taong na nagiging perpekto, iniwanan ang pagiging makasalanan. At umaasa ako ng mensaheng ito magiging liwanag at magiging inspirasyon ito sa 144,000 na tatayo kasunod ko. Sapagkat alam ko na ang 144,000 sila po'y malinis na hindi magkakasala. Perpekto sila pong last day disciple of Jesus Christ na gagamitin ninyo kapag magkakaroon ng Sunday law sa Amerika. Umaasa ako, Ama, ng talakayang ito, magiging inspirasyon ito sa maraming mga lingkod ninyo at sila po'y naliligtas dahil naunawaan ninyo ang inyong panawagan sa paglilingkod. Salamat, Panginoon, sa inyong karunungan na aming natutunan. Salamat sa pangangasiwa ng inyong banal na Espiritu. Ito po'y aming hinihiling, Panginoon, na ang mga taong natuturuan ko sa YouTube, sila po'y panghawakan ninyo ang kanilang buhay. Ililigtas ninyo sila sa kasalanan. Kaya sa inyo nagmula ang kaligtasan, ipapaunawa mo sa inyo ang daan ng inyong buhay at magkikita kami muli sa langit na bayan. Salamat sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ipagkatiwala ko ang lahat ng mga bagay sa inyong mga kamay at uuwi sana ito na walang kabuluhan kung di lahat maliligtas kung maunawaan ito ng mga tao. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa mahal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.